What's up guys? So ayun no, kung mapapansin nyo, bagong video ko ngayon kahit nasa bahay lang ako kasi ayun, may darating kasi akong bisita ngayon na hinihintay ko, medyo malapit na sila ngayon dito. Isa silang event manage company, tapos ano, magkakaroon sila ng Aqua Fest dito sa may Alabang, sa Festival Super Mall Film Fest Alabang. Tapos ayun nga, kinontak nila ako through Facebook, tapos yun, nakipag-set sila ng meeting sa akin. So dapat nung nakaraan pa to, pero yun nga, medyo nagkaano yung schedule, hindi nagpangabot. So ngayon mag-meeting kami dito na lang sa bahay. Tapos yun, hinihintay ko sila. Hindi ko alam kung ano talaga yung nasa isip nila, anong plano nila, bakit kakausapin nila ako. Pero ayun nga, in-expect ko na, syempre event company sila, so expect natin na trabaho tong pag-uusapan namin dito. Kung ano man yun, hindi ko alam kung ano yung kailangan nila sa akin, o kung ano yung offer nila sa akin, kung meron mang i-offer sa akin. Balitaan ko kayo mamaya guys kung ano yung mapag-usapan namin, kasi medyo malaking event to eh. Ngayon lang to magkakaroon ng ganitong event sa South dito sa amin, dito sa Alabang nga. So yun nga, in-expect ko na magiging masaya to, kaya pumayag din ako na yun nga, kung mag-meet kami, kailangan kami mag-meet. Pumayag ako na yun nga, kahit ako na nga yung pumunta dun eh, kung saan man kami mag-meet eh. Pero yun nga, gusto nila kasi dito kami magkita sa bahay. So yun, hinintay ko sila ngayon. Balitaan ko kayo mamaya. So ayun guys, natapos na yung meeting namin ni Sir Judge tsaka ni Ma'am Nerissa ng Boundless Events. So ayun na nga, kinontak nila ako para tulungan sila dun sa event na mangyayari dito sa Alabang. So ayun, medyo excited na rin ako na ayun nga, minsan lang kasi talaga mangyari to. As in first time dito sa lugar namin sa South, magkakaroon ng ganitong kalaking event na tungkol sa mga aquatic fish or kung ano mga aquatics yan. So I'm looking forward na magiging successful talaga tong event na to. Tapos ayun, sana tulungan nyo mga kaasa, kasi kinontak nila ako para tulungan sila. So ako, magiging involved talaga ako dun sa event na yon. Kaya yun guys, abangan nyo yung mga magiging updates, kung anong mangyayari, kung ano na yung mga updates natin dun sa event na yon nga, na ako kasi mismo ang mag-handle ng mga flower horn doon. Yung event na yun gaganapin sa May. Tapos ayun, abangan nyo yung mga updates ko. Lagi ko i-update kung ano na yung mga nangyari doon sa event na yun. Kung nasusuportahan nyo ako, dahil first time ko rin talagang, alam mo yun, mag-hands-on ng event na ako talaga yung mismong hindi kasali, ako yung mismong isa sa tao na mag-organize ng event. So yun nga, isa ako sa mga organizers nun. So nga, willing ako matuto, tsaka excited na rin ako na matuto, kasi mas marami talaga ako matututunan sa event na to. Tapos ayun nga, no, i-follow nyo lang yung mga updates ko para alam nyo, i-share ko rin ko ano yung mga matututunan ko. Syempre hindi pwedeng din yung matututunan yan. So yung mga shows na yan, kung ano nga ba nangyayari sa mga shows, kung paano siya ginagawa, kung paano siya nabubuo, yung mga meetings, yung mga show mismo. Tapos pagkatapos ng show, balitaan ko kayo kung ano yung mangyayari dyan. Abangan nyo, dahil gagawa ako ng series tungkol sa show na to. Sana supportahan nyo ako sa project na to. So yun guys, meron tayong situation ngayon dito. Kung maalala nyo na, diba, nandito yung ano ko, yung mga 24K mollies ko, kasi ang problema, napollute siya, hindi ko alam kung bakit, nag-amoy kanal na naman siya. Siguro dahil sa dami ng mga alikabok, kasi may mga maalikabok dito, ay mahangin nga, ayun, makikita nyo, mahangin yan. Mahangin sa taas. Siguro naalikabokan siya, kasi wala itong takip. Ngayon, nag-amoy kanal siya. Kailangan ko i-reset to, i-reset ko siya, gagawin ko 100% water change. Tapos kinuha ko na yung mga isda. Eh mga isda. Lagi ko muna sila sa tank. Ano 'to, yung mga breeder size saka yung mga fry niya, mga juvie size, halo-halo niya. Kinuha ko na. Tapos ito, i-reset ko 'to. Yung pa rin yung gagamitin kong halaman, pero ayun nga, yung tubig 100% water change tayo ngayon. Kasi yun nga, polluted na yung tubig. Medyo hindi na rin kaya-aya mo yung kanal niya. So ayun, pag kunyari ganyan mangyari sa inyo, tignan nyo rin, hindi porket green, kasi ito hindi na to green eh, naging ano siya, naging kulay gray na siya. Iba kasi yung ito, itong mga to green, okay yan, tsaka walang amoy. Ito kasi gray na eh, amoy lupa na, basta amoy kanal na talaga. So pag ganon, kung mapapansin nyo, mahirapan na huminga yung ano, yung mga alaga nyo dyan, mas ganyan. Mas maganda, i-water change nyo na, paltan nyo na. Kasi sinubukan ko tong i-water change ng 30% o 50% ata yun. Kaso hindi pa rin nakarecover yung tubig. So kailangan na talaga sa mga ganitong pangyayari,
100% water change. Tapos yun, pakita ko sa inyo na malapitan yung mga ano, 24k mollies ko na galing dito na ililipat ko doon sa harapan. So ayun guys, ganito yung itsura ng tubig niya. Kita nyo kulay gray na siya. Hindi siya green, gray eh. Ganito talaga yung polluted na dapat winawater change na to. Hindi naman mabubuhay ng maganda isda nyo sa ganito. So ito yung mga nakasurvive pa na 24k mollies ko. May mga breeders dyan, tsaka mga juvie size. Meron din mga fry pa. Lipat natin siya ngayon. So ito yung mga halaman niya, tinanggal ko muna. Pipiliin ko yan, yung mga magaganda pang green na green. Dumadami naman ulit yan. So tara, dalhin na natin ito sa harap. Meron akong tank dito na walang laman. Actually marami. Marami akong walang laman. So ito, dito ko sila ilalagay. Matagal na yung tubig dyan, so okay na yung tubig niyan. So ayun guys, dyan muna sila. Tingin ko magiging okay naman sila dito. So ayan o, kung makikita nyo, nag-adjust lang konti. Sana dumami pa sila lalo. Kasi kung maalala nyo, ano to eh, 30 pieces to nung binili ko. Ay, 20 pieces pala. Tapos yun nga, nanganak. Kaso yung iba namamatay. Hindi ko alam kung bakit hindi siya dumadami talaga ng sobra. Mahirap din kasi talaga mag-alaga ng marami. So okay lang din naman itong mga natira na to. Try kong paramin ulit. Yung mga fry, palalakihin ko. Tapos gagawin kong breeders ulit. So ayun, sana dumami sila. Meanwhile. So ayun mga kahasang, may dumating na naman tayong plastic from Mercury Drug. Kung maalala nyo guys, nung last video natin, may nagbigay sa akin ng Rancho Goldfish. So ayun, itong hobbyist na to, nakita niya yung video na yun. Tapos ayun, naisipan niya magbigay din. So ayun, may apat tayong bagong rancho ngayon na binigay din libre sa akin. Acclimate muna natin to guys. So ayun mga kahasang, a few moments later. Disclaimer lang guys no, yung mga binibigay sa aking mga isda, yung mga nagpapa-adopt sa akin, hindi ko po sila hinihingi. Kusa po silang binibigay sa akin, well, nasa akin naman yung desisyon nun kung tatanggapin ko o hindi. Pero usually kasi tinatanggap ko kasi marami naman akong vacant dito. Yun din ang pinaka ano eh, pinaka dahilan nila kung bakit sa akin nila binibigay, kasi alam nila na marami akong bakanting tanks dito, tapos pwede nila lang makita pa yung, alam mo yun, yung binigay nila sa akin, makikita pa nila sa YouTube. So yun lang guys, gusto ko lang linawin. May mga nagre-react kasi sa akin dyan guys na ayun nga, puro hinge, puro libre daw. Actually hindi ko naman sila hinihingi talaga. Kagaya nito, minessage lang ako nito, actually hindi ko talaga siya kilala. Yun nga pala, shoutout kay Raymond Santos, maraming salamat sa mga Rancho Goldfish na to. So yun, hindi ko talaga siya kilala, nag-PM lang siya sa akin. Tapos sabi niya, magsisend siya ng apat na Rancho Goldfish kasi hindi niya na raw maalagaan. So yun, kinuha ko na lang din, tapos biniyaran ko yung shipping, diba? Wala namang problema dun. So ayan yung bago kong goldfish, apat yan, dalawang kulay white tsaka dalawang kulay red. Medyo nag-adjust po sila sa tubig kasi malayo ang biyahe nito, isa na botas pa to galing. Itong santo, favorite ko, ang ganda ng shape. Ano to, hybrid rancho lion head yata to. Halo siya ng lion head tsaka rancho.
Lion Chew kung tawagin. So ayan yung isa, yung kulay red. Dalawang red yan eh. Tapos ito nga, itong puti. So ayan guys, hintayin ko lang silang mag-okay, makapag-adjust. Mamaya lalangoy-langoy na rin yan. Ngayon kasi nag-adjust pa sila eh. So ayan guys, ganyang karami na yung goldfish ko. Tapos ayun, kung may gusto pa magdagdag, siguro tatanggihan ko na kasi okay na sila dito. So maraming maraming salamat kay Sir Raymond Santos na nagbigay ng 4 na pirasong lion chow kanina. Ayan o. I-update ko lang kayo guys kay Nemo. Nilagay ko siya mag-isa dito sa 20 gallons para inisip ko kasi mabilis sana lumaki, pero ito yung nangyari. Pagtingin ko isang araw, ganyan na siya, nakalutang na lang. So ang nakikita kong cost nito kasi pinakain ko to ng durog na Koi King. Kasi nung okay ko plati naman binibigay ko sa kanya, okay naman siya. Pero nito lang ano, kasi nagkaroon ako ng Koi King na pellets, binigyan ko siya ng durog. Baka yun yung naging cause, baka hindi niya, hindi kayang i-digest o kung ano man. So ayun, rest in peace na po, Nemo.